Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's Marvin Agasita, official. Well guys, alam ko kung bakit mo clinic ang video na to. Dahil sa isang rason. Gusto mong matuto kung paano mag-drive ng isang sasakyan na manual transmission. Well, tama ka ng video yung pinasukan. At sinisiguro ko sa'yo na kapag natapos mo ang video na to, ay tsak, matututo ka na kung paano mag-drive ng isang manual na sasakyan. FYI lang pala guys, natuto akong nag-drive way back 2018. At katulad mo rin ako na talagang gustong gusto matuto kung paano mag-drive ng isang sasakyan for additional skill natin guys sa buhay. And then sabi nga nila na kapag may tiyaga, siyempre meron kang matatanggap na nilaga. Kung gustong gusto mo talaga ang isang bagay, tsak gagawa at gagawa ka ng effort para ma-achieve mo yung gusto mong gawin sa buhay. And then guys, yun nga, may dalawang uri ng sasakyan, yung automatic tsaka yung manual. So ngayon guys, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-drive ng isang manual na sasakyan. Well, ano pa bang hinihintay natin? Tara, drive tayo! Guys, may mga basic parts tayo ng sasakyan na dapat malaman bago tayo magsimula kung paano mag-drive ng isang manual na sasakyan. So unang-una guys, at pinaka-importante na part ng sasakyan is itong steering wheel or yung tinatawag nila sa Tagalog na manibela. And then, ito guys, ito yung busina niya. Tapos guys, ang mga bagong sasakyan ngayon ay power steering na guys or yung napaka-smooth na ng pag-ikot-ikot lang ng ating manibela. And then next, itong tinatawag nila na KPH or itong tinatawag din ng iba na odometer or na tinatawag din ng iba na odometer. And then itong isa is ito yung tinatawag nila na RPM. And then next, itong makikita natin kung naka-full ba or empty yung gas ng ating sasakyan. And then next guys, itong yan. So itong handbrake. So kapag nakataas to guys, it means na nakalock yung brake natin. So kapag nakababa to guys, kagaya nito, so it means na pwedeng tumakbo yung sasakyan natin. Yan. So itong next guys is itong gear natin. So may number 1 o first gear, second, third, fourth, fifth. And then itong R, it means reverse or yung gear na papaatras tayo guys, ito. And the next is itong hazard na kapag clinic natin to, maghahazard yung sasakyan natin guys, ito. And then ito yung para sa aircon guys, na kung anong level lang gusto mo ng pag-set ng temperature ng aircon sa loob ng sasakyan. And then itong next is ito yung kung gaano kalakas yung ibinubugang hangin ng ating air condition. And then ito guys, ito yung kung saan tatama yung mismong aircon na pwedeng sa katawan lang or kasama itong paa. Ito. Ito yung para sa light natin guys, na kapag kinabig natin to pag ganyan, so mag-on yung light natin sa mismong harap ng ating sasakyan. Yan. Then kapag naka-off is ganito lang. Yan. Kung gusto mong lumiko pakaliwa, so siyempre yung gagawin mo ay ikakabig mo lang pag ganito. Yan. So kung gusto mo naman na kumabig na pakanan, ito yung gagawin mo ay ganyan. I-up mo lang ito. So nasa left side ito ng sasakyan guys. So siyempre din mawawala itong side mirror. And then itong mirror natin guys, na kung saan makikita natin kung ano yung nasa likod natin guys. Yan. And then guys, yung tatlo naman na pinaka-importante sa isang sasakyan is itong una. Yan. To. So ito yung mismong clutch natin guys.
gaya ng motor. And then ito yung brake. And then itong isa guys, yung nasa bandang kanan naman, ito yung tinatawag natin na gas, or yung inaapakan natin para sa gas. So balikan lang natin guys, clutch, brake, and then yung gas. At siyempre guys, itong pinaka-importante sa lahat, siyempre ito yung susi. Hindi tatakbo yung sasakyan kung walang susi. Okay guys, so sisimulan na natin ngayon kung paano magpatakbo ng isang manual transmission na sasakyan. So ito, unang-una, O natin. Tapos isasabay natin tong pag-apak sa may clutch. Yan. Yon. So sa narinig nyo na guys, umaandar na itong sasakyan natin. So check natin guys. Yan. So gumagana na itong busina. And then malalaman nyo guys na naka-on na itong sasakyan kapag yan, kung smooth na itong mismong manibela. So kapag smooth to guys, ibig sabihin naka-on na ang ating sasakyan. And then kung matigas pa to guys, na kapag kinabig natin, it means na di pa naka-on yung sasakyan. Kapag naka-on na itong sasakyan, so yung gagawin natin ay ito. So i-da-down natin itong handbrake. Yan. For neutral. Yan. And then itong gear natin guys is naka-neutral ito guys. So yan, nasa mismong gitna. Yan. So nasa center to guys. So yung gagawin natin ay aapakan natin ulit itong clutch. Yan. Pagkatapos ating apakan guys, ay unti-unti nating ilalagay sa first gear itong ito. So pag ganyan lang guys. So na pag nasa gitna, ito yung number 1, number 2, then ibabalik natin sa neutral para sa third gear, and then sa fourth, and then for fifth gear na transmission. Then kapag kung gusto mong lumiko, so ang gagawin mo ay kakabig mo lang pa likod guys na papuntang kanan. So yun guys, start na tayo. So kakabig natin pa ganyan, and then lalagay natin sa first gear. And then yung gagawin natin ay unti-unti nating tatapakan itong gas natin guys. So ibabalance natin itong gas sa mismong clutch natin guys. Yan. So ibabalance natin. Yan, yan. Tapos unti-unti mong bitawan yung clutch, and then unti-unti mo ring apakan yung gas natin guys para tumakbo na yung sasakyan. Yan. So ito yung ginagawa natin guys. Yan. So nakalagay siya sa number 1. So sa makikita natin guys, umaandar na itong sasakyan. Yan. So hinahinay lang tayo. Yan. So tip ko sa inyo guys, pag ang andar ng sasakyan natin ay naka first gear, and then kapag umabot ito sa number 2, so yung gagawin natin guys ay simpre magpapalit tayo ng gear. So ilalagay natin to sa number 2. So yung gagawin natin ay aapakan natin ulit itong clutch. Tapos ilalagay natin to sa may number 2. Yan. Para smooth na yung andar guys. Yan. So yung gagawin natin ay every time na mag-change gear ka, so siyempre aapakan mo yung clutch para hindi mamatay yung makina. So yun guys. Yan. And then same lang for third, then for fourth, and then fifth. Yan. Tapos guys, ito lang yung tingnan natin na kapag umabot tayo sa may mismong number 2, so magpapalit tayo ng gear guys pataas.
So, siyempre kapag bumaba naman siya, magpapalit tayo ng gear pababa. Yun, guys. And then, kung gusto mong umatras, so, ikakabig lang natin tong reverse. So, ito, titingnan natin, guys. Yan. So, makikita natin na umaatras tayo, guys. Yan. Yan. So ayun guys, ganun lang kasimple kung paano mag-drive ng isang manual transmission na sasakyan. And I hope guys na may natutunan kayo sa ginawa kong video tutorial sa inyo. At kung may mga katanungan pa kayo kung paano mag-drive ng isang manual transmission na sasakyan, huwag na huwag mag-aatubiling mag-comment sa baba at magtanong, at syempre sasagutin ko yan isa-isa. And then guys, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel for more tutorial videos. And then, kita-kits ulit tayo sa aking next tutorial video. Hanggang sa muli at ingat sa biyahe. Bye-bye!